Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry, at sa lahat ng mga listeners mo po ngayon. Matagal na po akong nakikinig sa mga kwentong na ibabahagi ng ibang mga tagapakinig dito po sa inyong YouTube channel. Kaya naman, naisipan ko ring magpadala po ng kwento tungkol sa aking karanasan. Siya nga po pala, ako po si Ploy, taga Bukidnon. Ang ibabahagi ko pong karanasan ay tungkol sa isang baryo na kinatatakutan ng mga dayo doon sa aming bayan. Hindi ko na lamang po babanggitin ang tunay na pangalan ng naturang baryo para po maitago ang pagkakakilanlan nito maging ang mga tunay na pangalan ng mga taong sangkot sa kwento kong ito. Taong 1970, nang maganap po ang nakakatakot na karanasan kong ito, Kuya Barry. Usong-uso po noon ang baile sa aming bayan. At bilang isang binatilyong nag-eeksperimento patungkol sa mga bagay-bagay, ay naglalakas loob akong pumunta sa mga baryo na may baile o pasayaw para makipagkilala sa iba't ibang mga kadalagahan kasama ang aking tropa. Bali, Kuya Barry, dalawa ang matali kong kaibigan noon na itago na lang natin sa mga pangalang Noel at Nelson. Silang dalawa ang sa tuwina ay talagang kasakasama ko na kapag ka may baile sa mga karatig baryo namin noon. Kahit na medyo bulubundukin ang kinaroroonan po ng aming baryo'y, hindi naging hadlang iyon para sa amin. Sanay kaming magtutropa sa hating gabi na kung umuwi o di kaya ay madaling araw na kapag ka nasobrahan ng saya sa bailehan. Ngunit may isang baryo noon po na sakop ng bayan namin sa Bukidnon na sinasabing iniiwasan at kinatatakutan ng mga dayo dahil daw sa ang mga dayong napapadaan doon ay hindi na nakakabalik pa. Ang iba ay parang nawawala sa sarili nilang mga katinuan matapos na mapadaan sa naturang baryo na may kasukalan. Kahit na alam na namin ang kwento tungkol doon ay parang baliwala lamang sa amin ang tropa ko. Gawa nang wala pa namang balita na may nawala roon na nagmula sa baryo namin. Para sa amin, ang kwento tungkol sa baryong iyon ay gawa-gawa lamang ng mga nakakatanda upang takutin kaming mga bagong tubo o mga binatilyo na gumagala-gala pa sa gabi. At dahil nga sa nais naming patotohanan ang tungkol doon, minabuti naming magtungo sa baryong sinasabi nilang kinatatakutan daw ng mga dayo dahil daw sa ang mga nakatira doon ay mayroong lahing hindi pangkaraniwan. Tirik na tirik pa ang araw nang magtungo kami sa nasabing baryo. Gaya nga ng inaasahan namin ay wala namang nakakatakot sa lugar na iyon. Gaya ng sa aming baryo, ang mga nakatayong mga bahay doon ay yari din sa pawid at sa wali. May mga matataas na silong at may mga hagdanan din. Wala rin kaming masyadong nakitang tao roon, maliban sa ilang mga kabataan na naglalaro sa kanika nilang mga bakuran ng bahay-bahayan. Siyempre, alam namin sa mga oras na iyon, naroroon ang mga nakakatanda sa kanika nilang mga bukirin upang magtrabaho. Nang walang ano-ano'y, isang batang lalaki po ang lumapit sa amin ni Noel at Nelson. Nagtanong ito kung sino raw ang sadya namin. Ah, Dong, wala naman. Napadaan lang kami dito. Eh, Kuya, naniligaw po ba kayo? Tanong naman niya matapos niyang marinig ang sagot ko sa nauna niyang tanong. At dahil wala naman talaga kaming masabi, ay tumango na lamang kami. Alam mo, Toy, sa totoo lang, hindi na namin matandaan ang daan palabas sa baryo niyo. Eh baka pwede mong ituro sa amin. Hindi naman nag-alangan, Kuya Barry, ang bata na ituro sa amin ang daan palabas ng baryo nila. Kumaway pa nga ito sa amin bago tumalikod para umuwi na. Sa puntong iyon, masasabi naming wala naman talagang kakaiba sa baryong iyon, Kuya Barry.
Nang sumunod na araw, nagbalik kaming muli doon. Tulad noong nakaraan, mataas pa rin ang sikat ng araw nang nagtungo kami sa baryong ito. Sa pagkakataong iyon, hinanap namin ang batang lalaki na nakausap namin noon. Isang matandang babae ang nakasalubong namin sa daan. Sa kanya kami nagtanong kung saan banda ang bahay ng batang lalaki. Hindi pa nga namin na ilalarawan sa kanya kung ano ang hitsura ng bata para madali niya itong makilala, ay kaagad na niyang itinuro ang daan patungo sa bahay ng bata. Natural, nagulat kami at tinanong namin siya kung bakit kaagad niyang nalaman kung sino ang tinutukoy namin, gayong wala namang kaming nabanggit na kahit ano upang matukoy niya kaagad kung sino ang batang hinahanap namin. Alam ninyo mga dong, maliit lang ang baryo namin ito. Madali lang kumalat ang balita na noong isang araw ay may tatlong binatilyo daw ang naligaw daw dito. At mabuti na lamang daw at tinulungan ni Oryo. Sa sinabi niya, napag-isip-isip ko rin na tama nga naman. Kung ganoon nga ay Oryo pala ang pangalan ng batang iyon na nais naming makasundo para makakala pa ng mga impormasyon patungkol sa kanilang baryo. At dahil nga gusto naming patunayan na mali talaga at haka-haka lamang ang sinasabi ng iba na ang baryong iyon ay nakakatakot dahil pinamumugaran ng mga aswang. Bago namin tinahak ang daan tungo sa tirahan ni Oryo ay nagpasalamat muna kami sa matandang babae. Nakailang hakbang na kami nang muling nagsalita ang matandang babae. Mga dodong, kung anuman ang inyong mga binabalak, ay sana hindi niyo pagsisihan sa huli. Napatda kami sa tinuran ng matanda. Nang nilingon namin ito, ay nakapagtatakang wala na ito sa kanyang kinaruroonan. Marahil ay naglakad na rin ito at gumawi sa taniman ng mais na nasa gilid lamang ng daang kinatatayuan nito. Sa pagsapit naman sa tirahan ni Oryo ay nakita naming kausap niya ang isang lalaki. Nang napalingon ito sa amin ay napansin kong biglang nag-iba ang timpla ng kanyang mukha. Nangunot ang noon nito na tila ba hindi niya gusto ang kanyang nasisilayan. Kaagad na pumanhik ang lalaki sa itaas ng kanilang kubo, habang si Oryo naman ay malapad ang ngiting sumalubong sa amin. Oh, mga kuya, naliligaw ulit kayo? Bungad niya sa amin. Sa tanong niyang iyon, ay napakamot na lamang ako sa ulo habang alanganing ngumiti. Hindi, Dong Oryo. Naririto kasi kami. Ibibigay lang namin sana itong mga prutas sa iyo bilang pasasalamat sa pagtulong sa amin noong isang araw. Palusot naman ni Nelson na halatang hindi magaling magsinungaling. Tinanggap naman ni Oryo ang daladala naming mga manggang hilaw at ito'y nagpasalamat. Nagtanong din siya kung bakit alam namin ang pangalan niya. At naikwento namin sa kanya ang nakasalubong naming matandang babae. Dinala kami ni Oryo sa isang bangko na nasa lilim ng isang puno. Nagkwentuhan kami. At doon na namin binalatan ang mga mangga at kinain. Sinadya din naming manghingi ng asin sa kanya. Mukhang nagdadalawang isip pa nga siyang magbigay noon. Hinintay talaga namin ang kanyang reaksyon nang banggitin namin ang salitang asin. Dahil kung totoo ngang mga aswang ang naninirahan doon sa naturang baryo, ay wala siyang maibibigay na asin sa amin. Ayon kasi sa iba, ay takot di umano ang mga aswang sa asin. Asin? Teka lang po mga kuya ha, ikukuha ko po kayo. Ang sagot niya kapag kuwan. Sa pagbalik naman ni Oryo, ay dinala na niya sa amin ang lagayan ng kanilang asin. Malaki ang lalagyan at punong-puno pa nga ito.
Humingi pa nga siya ng pasensya dahil sa hindi raw kami pwedeng pumanhik sa itaas ng kanilang bahay. May sakit daw kasi ang nanay niya. Ayaw raw nito ng maingay. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ng bahay ang kanyang itay. Yung lalaking masama ang tingin sa amin nang dumating kami. Anito kay Oreo na pauwi na daw kami. May lalakarin pa raw sila. Hindi naman kami nagbingi-bingihan at kusa na kaming tumayo upang makagayak na. Nais pa sana kaming pigilan ni Oreo pero sinabi na lang namin na babalik na lang kami sa ibang araw. Naramdaman namin noon na tila ba nananabik si Oreo na makita kaming muli. Minsan, nagdiskusyon kami ng tropa sa bahay tungkol sa mga bagay na napatunayan na namin tungkol sa mga haka-hakang kwento sa sinasabi nilang kinakatakutang baryo ng mga dayo. Kakaibang aura, ekis. Nakakatakot na paligid, ekis din. Malansang amoy, ekis. Takot sa asin, lalong ekis. Hindi namin napansin na nakadungaw pala sa sinusulatang kong papel ang pinsang kong si Esang. Humagalpak ba naman ito ng tawa nang makita niya ang nakasulat doon? E papaano yung nasabing ekis kung sikat na sikat ang araw kayong nagtungo roon? Hindi nyo ba alam na ang mga aswang ay nagkakatawang tao sa umaga at sa gabi lang lumalabas ang kanilang tunay na anyo? Ibig sabihin nun, lahat ng mga ginagawa ng mga ordinaryong tao ay ginagawa rin ng mga aswang kapag ka nasa anyong tao rin sila. Kahit pa nga ang pagkain ng bawang at asin. Mga ingot din kayo, no? Duro nito sa amin na tumatawa pa rin. Anong aswang-aswang ang sinasabi mo, Esang? Assignment namin niyang nakasulat dyan, oy. Ahayaw pataka. Inirapan na lang niya kami dahil ayon pa sa kanya na narinig niya raw ang lahat ng mga pinag-uusapan namin tungkol sa baryong iniiwasan ng mga tao. Anya, mabuti pang tumigil na daw kami sa mga pag-eeksperimento dahil tiyak na isusumbong niya kami sa mga nanay at tatay namin. Nabahala naman kami sa sinabi niya, kaya napilitan kaming makiusap sa kanya na huwag ipaalam sa mga magulang namin. Tiyak na mapapagalitan kami kapag ka nagkataon. Medyo pilya rin itong si Esang Kuya Bari. Nagbigay pa siya ng kondisyon na hindi niya kami isusumbong kung isasama namin siya sa susunod na magtungo daw kami sa kabilang baryo. Bagay na hindi na namin natanggihan pa. Makalipas nga ng isang linggo, dinalaw namin muli si Oreo sa kanilang baryo. Noon ay kasama na namin si Esang. Gaya ng huli naming pagpunta sa kanila ay hindi kami pumasok sa loob ng kanilang kubo. Sa puntong iyon, hapon na kami nagtungo. Sinadya namin talaga iyon para abutan kami ng gabi. Naku, tamang-tama ang pagpunta nyo. May pasayo mamayang gabi dyan sa plaza. Masayang bungad ni Oreo sa amin. At syempre pa, dahil sa iyon ang pinaagusto namin, ay hindi na kami nagdalawang isip na dumalo sa pasayaw. Nang tumungtong po ang alas 6 ng gabi, tanging huni na lamang ng mga kuliglig ang naririnig namin. Napakatahimik na ng buong paligid. Nagulat pa nga kami nang tinawag kami ng nanay ni Oreo para maghapunan. Kahit nag-aalangan kaming pumanhik sa loob ng kanilang kubo dahil nga sa matigas ang anyo ng ama ni Oreo, ay tinataga na lang namin ang aming mga loob dahil sa bukod na nagugutom na kami, ay mukha namang mabait ang nanay nitong si Oreo. Masarap ang mga pagkaing inihanda nila sa hapag. Amoy pa lang ay talagang nakakatakam na Kuya Bari. Kahit na hindi kami kinikibo ng ama ni Oreo, ay hindi naman ito naging bastos sa amin sa harap ng hapagkainan.
Noong akmang kukuha na sana ako ng tubig sa isang pitsel para makainom, ay nagulat na lamang ako nang magsalita ang ama ni Oryo. Anya, ang tubig daw ay makakapawi ng uhaw, nakakatulong upang maibsan ang init ng katawan. Subalit, upang malayo sa kapahamakan, ang tubig ay iwasan dahil ito'y mapanlin lang. At ang sinabi niyang iyon ay nagbigay ng palaisipan sa akin. Bandang alas 7, nakarinig na kami ng mga tugtog. Hudyat iyon na nagsisimula na ang pasayaw nila. Dahil sa sobrang excitement namin noon, kaagad na kaming nagtungo sa plaza ni Naoryo. Sa daan ay maingay kaming nag-uusap-usap tungkol sa mga babaeng maaari naming makapareha sa pasayaw. Ang sabi pa nga ni Oryo, magaganda raw ang mga kadalagahan sa baryo nila, kaya naman ganado kaming mga lalaki na naglakad sa kahabaan ng makitid na daan. Sakto namang litaw na litaw noon ang kabilugan ng buwan. Si Esang ay tahimik lang na naglalakad sa unahan ko. Nang walang ano-ano, bigla na lang kaming nakarinig ng mga kaluskus sa paligid. Tila mga huni ng mga hayop. Habang naglalakad ay napapalingon din ako sa likuran ko. Para kasing may nakasunod sa akin. Ako kasi ang nasa hulihan noon, Kuya Barry. May dala naman akong flashlight na debaterya, kaya ayos lang sa akin na nasa huli ako. Sinadya talaga kasi naming magdala ng flashlight dahil nga sa usapan namin na magpapagabi kami sa baryong iyon. Nataon namang may pasayaw pala. Kaya naman para sa amin ay talagang tamang-tama ang timing namin na pumaroon. Oryo, ang layo na ata ng nilakad natin ah. Nasaan ba ang plaza ninyo rito? Para kasing napapalayo na tayo ng gusto. Angal ni Esang na biglang huminto sa kanyang paglalakad. Subalit sa paglingon namin sa kanang bahagi ng daan, nakita na namin ang plaza na mayroong mga ilaw. May mga tao na rin doon. May mga nakahilerang mga upuan na may nakaupong mga magagandang dilag. Dahil nga sa labis na pagkasabik na maisayaw kaagad ang isa sa mga dilag doon, hindi ko na pinakinggan pa ang sinabi ni Esang. Binaliwala ko na ito at sinabi naming magsaya na rin siya. Hindi ko na napansin pa kung saan pumuwesto si Esang. Dinala kami ni Oryo sa gitna at pinapili ng makakapareha namin. Sa totoo lang, Kuya Barry, noong mga panahong iyon, pakiramdam ko talaga ay nakalutang ako sa ulap. Ang gaan-gaan talaga ng pakiramdam ko. Maging sina Noel at Nelson ay ganoon din. Nang magsimula na kaming sumayaw ng kapareha ko, ay talagang nalula ako sa sobra niyang ganda. Nakatitig lamang ako sa kanya noon. Kahit na medyo madilim ang paligid dahil tanging mga sulu lamang ang ilaw noon, samahan mo na rin ang liwanag ng buwan, ay naaaninag ko pa rin ang maladyosa niyang kagandahan. Hindi kami nag-usap ng mga sandaling iyon. Tanging mga ngiti lamang namin at ang pag-indayog ng aming mga katawan ang naging saksi upang maipadama ko sa kanya ang aking paghanga. Hindi ko na nga matandaan kung gaano kami katagal na nagsasayaw habang nakatitig sa isa't isa nang mabulabog ng isang sigaw ang aking diwa. Hinanap ko ang pinagmula ng sigaw, kaya naman ay naibaling ko ang aking paningin sa ibang direksyon. Laking gulat ko na lamang nang matanaw si Esang na nakatayo sa may di kalayuan at siya'y nagsisisigaw. Tila takot na takot ito sa kung anumang bagay, tao o hayop na kanyang nakita. Sa pagbalik ng paningin ko sa aking kasayaw,
ay doon na nanigas ng husto ang aking buong katawan. Sa puntong iyon, nakahawak ang aking dalawang kamay sa bewang ng isang parang scarecrow na nakasuot ng damit pambabae. Napansin ko rin ang buong paligid na nag-iba na ng kaanyuan. Ang dating plaza na napupuno ng liwanag na nagmumula sa mga sulo at napapalamutian ng mga bulaklak ay nagmistulang kakahuyan. Isang masukal na kakahuyan na mayroong ilog. Binayo ng matinding pagkabog ang dibdib ko noon, Kuya Barry. Hinanap ng aking paningin si na Noel at Nelson. Nakita ko silang tila ba baliw na nakikipagharutan sa mga scarecrow na nasa kanilang mga harapan. Doon na ako naliwanagan. Ang lahat pala ng nakikita ko o nakita namin ay isa palang ilusyon. Muli kong ibinaling ang tingin ko kay Esang at tinatawag ko siya. Napalingon siya sa akin at napatakbong bigla patungo sa kinaruroonan ko. Ploy, Ploy! Umalis na tayo rito! Tarantang sabi niya. Tumango naman kaagad ako at hinawakan ko ang kamay ni Esang. Nagmadali naming tinungo si na Noel at Nelson. Medyo nahirapan pa nga kami gawa ng parang ang tagal nilang gisingin mula sa panlilin lang ng kung sino man. Mabuti na lamang at may dalang panyawan na hiniwa-hiwa si Esang. Iyon bang napakapait na halaman, Kuya Barry? Kamangyawan nga ang tawag ng ibang taga-Bukid noon sa halamang iyon. Ipiniga niya ang katas ng panyawan sa bibig ni na Noel at Nelson na tila ba lutang na lutang. Mabuti naman at agad na gumana ang ginawa ni Esang at tuluyan na ngang nagising ang diwa ng dalawa. Halos hindi rin sila makapaniwala sa mga nangyari. Makailang ulit naming tinawag si Oryo, ngunit hindi naman siya nakita o narinig na sumagot man lang. Hanggang sa sunod-sunod na ang mga atungal ang naririnig namin mula sa kung saan. Baka ilang beses din akong napalunok ng laway dahil nga sa napagtanto ko ng baka gagawin na kaming pagkain ng mga nakakatakot na mga nilalang. Naiisip ko pa lamang na hindi na kami makakalabas doon sa baryo na iyon ay tila ba mababaliw na ako? Nang bigla na lamang may kumalabog doon sa may ilog. Natuon din ang pansin namin doon at nasipat namin ang isang nilalang na nakatalungko sa isang malaking bato na nasa gitna ng ilog. Hindi ko mawari kung anong klaseng nilalang ang nakita namin, Kuya Barry. Kulay berde ang katawan nito na katulad ng isang buhaya na tila kay gaspang. Kapansin-pansin din ang kulay ng kanyang dalawang naglalakihang mga mata. Napakapula nun. Ang nakabukan niyang bibig na may nakalabas na matutulis ng ngipin ay naglalaway pa. Sa puntong iyon ay halos hindi na ako maagalaw pa sa sobrang takot, Kuya Barry. Parang nagtigasa na ang lahat ng mga ugat ko sa katawan. Pinakiramdaman ko ang nilalang na sa puntong iyon ay hindi gumagalaw sa ibabaw ng malaking bato. Napadiin din ang pagkapit ni Esang sa akin at ibinulong niyang wag daw akong tumingin sa mga mata ng nilalang habang isinubo niya sa akin ang ilang maliliit na hiwa ng panyawan. Kahit na napakabait ay pinilit ko iyong ninuya upang lumabas ang katas nito at nilunok. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata para tiisin ang sobrang pait sa aking bibig. Sa muli kong pagdilat, nasipat ko na lamang na malapit ng lumusong sa ilog sina Noel at Nelson. Nataranta pa akong tumakbo sa kanila at hinila ang kanilang mga kamay, subalit tila hindi nila ako napapansin.
para bang nahihipnotismo sila na naglalakad patungo sa tubig-ilog. Niyugyug ko silang dalawa para magising ang kanilang diwa, subalit hindi ito umubra. Mabuti na lamang at maagap na dinikdik ni Esang ang mga dalang panyawan at maagap na ipinahid sa labi ng dalawa ang katas ng mga ito. Kaya naman ay natauhan ang dalawang tropa ko na nooy dilat na dilat ang mga mata sanhi ng sobrang takot sa ninalang na kanilang nakita. Pansin ko rin ang panginginig nilang dalawa bago umatras papalayo sa ilog. Doon na tila naggalit ang aswang. Nagpakawala ito ng nakakatakot na ungol. Tumayo ito at inihampas ang buntot nitong malabuwaya ng makailang ulit sa tubig. Isinaboy ni Esang ang mga panyawan sa tubig at tila ba nakuryente ang nilalang na nasa ibabaw ng malaking bato. Lumusong ito sa tubig-ilog at nawala na lamang ito ng bigla. Kahit na nawala na ang nilalang, hindi pa rin humupa ang takot namin noon, Kuya Barry. Nagpahit pa rin kami ng mga katas ng panyawan sa katawan namin. Salamat na lang talaga at nagdala si Esang noon. Mabisang pangontra raw kasi ang mapait na katas ng panyawan sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Ayon pala ito sa lola ni Esang. Kaya daw lagi siyang nagdadala noon sa tuwing lalabas daw siya ng bahay. Magkakahawak kamay kaming apat na hinanap ang daan palabas sa kakahuyan na iyon. Halos mapalundag pa nga kami sa gulat nang biglang nagpakita sa amin ang matanda na nakausap namin noon. Anya, huwag na daw kaming matakot sa kanya dahil hindi siya ang dapat nakatakutan. Dahil naman sa pag-aalala ko kay Oryo, ay sinabi ko sa matanda na hanapin na muna namin ang bata. Subalit ang sabi nito'y, huwag na daw naming pag-aksayan pa ng panahon ang batang iyon dahil siya ang dahilan kung bakit kami umabot sa muntik ng kapahamakan. Kahit pa nagdadalawang isip kami kung maniniwala ba kami sa kanya o hindi, ay mas nanaig pa rin sa amin ang kagustuhang makalabas na sa kakahuyan na iyon. At sa awa naman po ay ligtas kaming nakauwi sa aming baryo sa tulong ng matandang babae. Habang nasa daan kami papauwi na sa aming mga bahay, ay nabanggit ni Esang na unang beses pa lang niyang nakita si Oryo ay hindi na maganda ang pakiramdam niya rito. Nakikiramdam lang umano siya sa mga gawin nito dahil hindi siya kampante sa presensya ni Oryo. Ang lola pala ni Esang ay isang manggagamot at marami itong itinuro sa kanya, kagaya na lamang ng mga halamang gamot na pupwedeng gamitin pala upang makaiwas sa pagkahipnotismo. May kwento din daw ang lola niya tungkol sa nakita naming nilalang na isa daw itong uri ng aswang na gumagamit ng hipnotismo para malinlang ang mga napupusuang biktima. Ang mga biktima ang kusang lumalapit sa aswang nang sa ganoon ay makain ito ng walang kahirap-hirap. Ayon pa kay Esang ay nahirapan daw siyang agawin ang atensyon ko noong ako'y tila isang hibang sa kayakap kong scarecrow. Siya lang daw ang hindi tinablan ng ginawang ilusyon ng nilalang na iyon na sa kanyang tantya ay alaga ng pamilya ni Oryo. Talaga pong napakalaki ng utang na loob namin kay Esang, Kuya Barry. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka kabilang na rin kaming tatlo ni na Noel at Nelson doon sa mga nawawalang dayo ng baryong iyon. Mula po nang maranasan namin ang ganong nakakatakot na pangyayari, ay itinigil na namin ang pagpunta sa ibang baryo sa tuwing may baile o pasayaw. Takot na rin kami na baka maulit na naman ang pangyayaring iyon at baka naman sa susunod
ay hindi na kami makabalik ng ligtas. Hindi na rin kaming muling nagtangkapang magtungo doon sa baryong tinatawag na iniiwasang baryo ng mga dayo. Sa kasalukuyan po ay may kanya-kanya na kaming mga pamilya ng aking mga tropa. Si Esang naman ay matagal nang namayapa dahil sa sakit na kanser. Magpahanggang ngayon, Kuya Barry, hindi pa rin namin nakakalimutan na ang ikalawang yugto na ng aming mga buhay ay utang talaga naming tatlo kay Esang na siyang naging gabay namin noon para makalabas sa baryo na iniiwasan ng mga dayo. Hanggang dito na lang po, Kuya Barry, naway maitampok ang kwentong ito sa inyong channel. Aabangan ko po ah. Lubos na gumagalang, Ploy. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa channel ng Ang Sundo Horror Stories. At mapagpalang araw po sa iyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alexa. Edad 40 anyos at kasalukuyang nakatira dito sa Pasig kasama ang aking pamilya. Isa din po ako sa masusugid niyong tagapakinig, Kuya Barry. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking kwento hango sa tunay kong karanasan noong ako ay dalaga pa lamang at nakatira sa lugar ng Batangas. At nang mapadpad po kami ng aking kaibigan sa isang lugar na hindi ko na lamang po papangalanan pa. Bata pa lang po ako ay talagang mahilig na ako kumain ng mga pagkaing turo-turo sa daan o yung pong mga gaya ng fishball, kikiam, kwek-kwek at iba pang nabibili sa labas ng paaralang pinapasukan ko noon. Sa tuwing uuwi ako galing sa paaralan o tuwing break time namin, ay parati talaga akong kumakain ng fishball at kikiam. Lalong-lalo na ang paborito kong kwek-kwek na hindi mabubuo ang araw ko kapag hindi ako nakakain ito. Bukod kasi sa marami ka ng makakain ay napakamura pa at masarap. Ngunit nililimitahan ko naman ang aking sarili dahil alam ko namang hindi ito maganda sa aking katawan kapag napasobra ako sa pagkain ito. Hanggang sa isang araw, Kuya Barry, nag-aya po ang kaibigan kong si Tala na pumunta sa kaarawan ng kanyang kaibigang si Wilma na hindi ko po kilala. Noong una po ay ayaw ko pang sumama sana dahil Linggo ang araw na iyon. At tuwing sasapit po kasi ang Linggo ay nagsisimba kami ng aking buong pamilya. Naku, magsisimba kami eh. Baka hindi ako makasama. Pag-aalangan kong sabi sa kanya. Napabusangot naman siya nang marinig ito. Sige na, sumama ka na. Hindi kasi ako papayagan nila mama kapag ako lang. Alam mo, sa kabilang baryo pa kasi yung bahay ng kaibigan ko. Malungkot niyang tugon na mababakas sa kanyang muka na gusto niya talagang pumunta sa kaarawan ng kaibigan niya. Ay ganun ba? Sige, ganito na lang. Sumama ka na lang sa pagsisimba namin. Pagkatapos, didiretso tayo doon sa kaibigan mo. Suwestiyon ko na ikinangiti naman niya. Ayan, sige, gusto ko yan. Magandang idea yan. Magpapaalam ako kila mama. Punta na lang ako ng maaga dito sa inyo sa Linggo, ha? Masayang wika ng aking kaibigan. Matapos naming mag-usap, ay agad naman siyang umuwi. Noong dumating na nga ang araw ng Linggo, ay maaga pa lang ay nasa bahay na namin ang kaibigan kong si Tala at sumama nga siya sa aming pagsisimba. Matapos naming magsimba
ay nagpaalam na ako sa aking mga magulang na sasamahan ko lang si Tala sa bahay ng kaibigan niya at makikipag-birthday kami. Agad namang pumayag ang aking ina. Sige na. Basta mag-iingat kayo dun ha. At huwag basta-basta kakain ng kung ano-ano sa labas. Tsaka huwag kayong magpapagabi ha. Huwag kayong magpapaabot ng dilim. Bilin pa niya sa amin. Ay upo mama. Opo. Uuwi kami kaagad. Tugon ko pa bago kami humiwalay sa kanila at tinungo na ang daan papunta sa bahay ng kaibigan ni Tala. Habang naglalakad kami patungo sa bahay ng kaibigan ni Tala, papalayo na kami ng papalayo sa mga kabahayan at papasok na kami sa tila liblib na parte ng baryo. Ngunit di ko na lang iyon pinansin pa, lalo na nang may nadaanan kaming isang matandang lalaki na nagbebenta ng mga turo-turo sa gilid ng daanan. Nang makita ko palang iyon mula sa malayo, ay nakaramdam na ako ng pagkatakam. Kaya naman, nang makalapit kami ng kaibigan ko, ay agad ko siyang hinila upang bumili. Tala, bili tayo o, tingnan mo o, ang sarap nito. Wika ko kay Tala at agad na kumuha ng isang stick. Teka muna, makikibirthday na nga tayo, ikakain ka pa niyan. Oo nga Tala, alam ko yun, pero hindi naman ito nakakabusog eh. Tsaka gusto ko kainin lang natin ito habang nasa daan. Pagdadahilan ko pa sa aking kaibigan. Naku, mura lang yan iha at bagong luto pa. Bumili na kayo para kayo ang aking buena mano. Kayo kasi ang una kong customer. Kakabenta ko pa lang. Wika ng matandang lalaki na nagbebenta. Nang matitigan ko siya ng maigi ay parang nag-iba ang pakiramdam ko dahil sa nakakatakot ang itsura nito at nakangising nakatingin sa amin. Nagdadalawang isip na tuloy ako kung bibili pa ako o hindi. Ngunit noong nagpa siya akong wag na lang bumili, ay nakabili na pala ang kaibigan kong si Tala at halos lahat ay kwek-kwek. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nawala ang pagkatakam ko at tila kakaiba talaga ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Oh, ano na? Akala ko bibili ka. Bumili ka na, no? Mukhang masasarap ito, lalo na itong kwek-kwek. Sambit pa ni Tala sa akin. Napatingin naman ako sa matandang tendero na matalim at nakangisi pa rin nakangiti sa akin. Kaya naman, bumili na ako upang makaalis na kami kaagad. Napapansin ko rin ng mga oras na iyon ay kami lang ang tanging bumibili sa matandang nagbebenta ng kwek-kwek. At isa pa po, Kuya Barry, bakit nasa liblib na parte siya nagbebenta? Matapos naming magbayad ay nagmadali na kaming maglakad uli dahil magdadapit hapon na. Bago pa kami tuluyang makalayo ay muli ko pang sinipat ang matandang nagbebenta ng kwek-kwek at nakita kong nakangisi pa rin itong nakatingin sa amin. Grabe naman yung matandang yun, parang ang weirdo. Sambit ko sa kaibigan ko habang kinakain na niya ang kwek-kwek na nabili niya. Nagmamadali niya itong kinakain na parabang takam na takam siya. Subalit ako na may paborito ng kwek-kwek ay nikatiting talaga ay nawala po ang pagkatakam ko sa pagkaing iyon. Naalala ko pong bigla na may isang pirasong dalandan pala akong dala na bili ng magulang ko mula doon sa labas ng simbahan bago kami pumasok. Kaya naman, kinuha ko iyon sa bulsa ko at iyon na lang ang kinain ko. Nang sa di malamang dahilan
ay pinatakan ko ng katas ng dalandan ang kinakain ng kaibigan kong si Tala dahil walang kalamansi ang sukang sausawan ng matandang nagtitinda ng turo-turo. Hindi naman siya nagreklamo at nagpatuloy lang sa kanyang pagkain. Habang pinagmamasdan ko siyang kinakain ang kwek-kwek, ay bigla na lang nanlaki ang mga mata ko nang makita kong may buhok ang kwek-kwek na kinakain niya. At parang tila biglang bumaho ang natitirang kwek-kwek sa stick na kinakain niya na parang amoy bulok na itlog. Nandiri talaga ako sa nakita ko. Kaya naman agad kong binusisi ang nabili kong kwek-kwek. Ngunit wala naman akong nakita. Kaya naman pinatakan ko ang nabili kong kwek-kwek ng katas ng dalandan. Sa maniwala man kayo o hindi, nanlaki talaga ang mga mata ko nang makita ko ang kwek-kwek ay biglang nangitim at biglang nangamoy na animoy na bubulok na itlog at parang patay na hayop. Nabitiwan ko ang stick na tuhog-tuhog ang mga kwek-kwek at parang bigla akong nakuryoso kung ano ang laman nito. Sa pagkakaalam ko po, Kuya Barry, ang kwek-kwek po ay itlog ng pato. Kaya noong ito ay nasa lupa na, ay inapakan ko ito upang alamin kung bakit ito nangamoy na parang bulok. Noong hatiin ko yun sa gitna, ay agaran akong nahilakbo sa aking nakita. Mayroon po akong nakitang parang maliliit na karne na hindi ko po maintindihan kung itik ba iyon o kung anuman. Ngunit ang mas nakakapanindig balahibo po ay nang titigan ko ito ay para po itong mata ng tao. At hindi pa po iyon. Dahil sa gilid ng matang iyon ay may para akong nakitang ngipin o kuko siguro na para talagang kawangis ng kuko ng tao. Hindi ko napigilan ang magsuka sa nakita ko. Uy, Alexa, Alexa, ano, ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Tala at hinihimas pa ang likod ko habang nagsusuka ako. Nang tignan ko ang kaibigan ko, ay kinakain niya pa rin ang kwek-kwek na nabili namin sa matanda. Maya-maya'y bigla na lamang napahawak si Tala sa kanyang tiyan at tila papunta na rin sa pagsusuka. Hindi nga po ako nagkamali, Kuya Barry, dahil bigla na lang itong nagsuka sa gilid ng daanan. Napahawak sa isang puno ng nyug itong si Tala at doon niya lahat inilabas ang kwek-kwek na nakain niya. Maya-maya'y bigla na lang nanlaki ang mata ni Tala dahil sa kanyang mga nakita na ang lahat ng kanyang isinukang kwek-kwek ay tila parang putol na daliri. Pareho kaming natigilan at hindi namin alam ang aming gagawin. Binalot na kami ng takot at kaba ng mga sandaling iyon, Kuya Barry. Nagpasya na kaming hindi na tumuloy sa kaarawan ng kaibigan ni Tala at kami ay nagpasya na lang umuwi. Habang nagmamadali kami sa paglalakad at pag-uwi ay para bang may nakasunod sa amin at nakamasid ito. Nang madaanan pa namin ang lugar o ang pwesto ng matandang nagbebenta ng kwek-kwek ay nagtaka kaming wala na ito. Bilisan mo, Tala. Umuwi na tayo. Pagmamadali kong wika kay Tala. Ngunit ilang minuto na kaming nagtatatakbo ay halos magdidilim na ang paligid namin. At tila ba nagpapaikot-ikot lang kami
sa kinaroroonan namin at paulit-ulit naming nadadaanan ang pwesto kung saan nagbebenta ang matandang lalaki. Naaamoy ko rin ang napakabahong amoy na masangsang sa paligid. Nang di kalaunan ay napalingon ako sa pagtakbo dahil nakarinig ako ng pag-angil at parang huni ng wakwak. Nakita namin ang isang aso na nakatuwad at nakatingin ito sa amin na animoy nakatingin sa pagkain niya. Di ko na napigilan ang maiyak at mas binilisan pa namin ang aming pagtakbo nang bigla kaming habulin na ng aso. Nag-iiyak at nagsisigaw na kami upang humingi ng tulong. Sa awa ng Panginoong Diyos ay sa di kalayuan, nakakita na kami ng kabahayan. At agad naman kaming tinulungan ng mga taong nakatira roon. Anong nangyari sa inyo, mga iha? Anong ginagawa niyo sa lugar na yan? Tanong ng isa sa amin. Inahabol po kami ng aso. Mangiyak-ngiyak na tugon namin. Naku, mabuti na lang at ligtas kayong nakabalik dito. Hindi niyo ba alam na may bantog na aswang sa lugar na iyan? O siya-siya, sige, umuwi na kayo habang maaga pa. Habang pauwi na kami, ay doon ko lang nalaman na ang kaibigan ni Tala na si Wilma ay nakilala lang niya ito sa bayan. Nang minsang mamili siya at dalawang beses pa lang sila nitong nagkita. Matiwasay naman kaming nakauwi sa aming baryo at inamin ko sa aking ina ang aming ginawa sa pagtungo sa baryong iyon. Pinagalitan ako ng aking magulang. Ngunit nung makita nila ang aming kalagayan ay nag-alala sila at kami ay dinala sa isang kilalang albularyo. At doon nga, Kuya Barry, sa bahay ng albularyo ay mayroong ipinainom sa aming tubig na sa tingin ko ay may orasyon. Sapagkat pagkainom pa lang namin ng tubig ay parabang nawala lahat ng alinsangan sa aming katawan at parang gumaan ang aming kalagayan. Ayon sa albularyo ay mabuti na lang at dumating kami sa takdang oras. Kasi kung hindi raw kami naagapan, ay malamang ay aswang na rin kami ngayon. Magmula po noon ay nawala na talaga ang aking amor sa pagkain ng mga turo-turo. Sa kadahilanang hinding-hindi ko po talaga malilimutan, lalo na kaming magkaibigan na minsang muntik na kaming mayanggaw dahil sa kwek-kwek. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po at more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Gumagalang Alexa. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Bernard. Itong kwentong ito ay naging karanasan ko nang minsang sumama ako sa aking kaibigan upang makipista sa isang liblib na baryo dito sa aming bayan. Siya nga po pala, tawagin nyo na lang siyang Alan. Bernard, makikipista tayo dun kila Berta. Sabi ito sa akin ni Alan. Nang mga panahong iyon, ayaw ko sanang sumama sa kanya dahil may bali-balitang kuta ng aswang ang baryo ng isa naming kaklasing iyon. Maging ang aking mga magulang ay sang-ayon sa kwentong iyon dahil may mga naging
karanasan daw sina lolo at lola doon. Maitanong ko pala, kailan ba yung pista nila? Alam mo, sa totoo lang, nahihiya ako. Hindi naman kasi ganun kami kalapit ni Bert eh. Sabi ko sa kanya. Ano ka ba? Ayos lang yun. Pista naman eh. Tsaka kapag ganoon, lahat ay malayang makakapunta sa bahay ni Numan. Kumbaga, nagpapasalamat ang mga tao sa panahong iyan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pista. Sabi naman niya ito sa akin. Sinabi naman niya sa akin ang araw ng pista ni na Bert. At dahil doon, napailing ako. Sinabi ko sa kanyang pag-iisipan ko muna ang bagay na iyon at ako na lang ang tutungo sa kanilang bahay kung makapagpa siya na akong sasama. Naku, kung sasama ako dun, tiyak mag-iinuman kami at baka hindi ako makakauwi kaagad. Pagbubulong ko sa aking sarili. Dumaan ang ilang araw. Napag-isip-isipan kong baka kung ano ang isipin sa akin ni Alan kung hindi ako sasama sa kanya. At dahil doon, nagpa siya akong sumama na lang sa kanya. Agad akong nagbihis at saka pumunta sa bahay nila Alan. Pagkadating ko doon, nakapagbihis na pala si Alan. Kung kaya nagpa siya na kaming umalis sa katumungo sa baryo ni na Bert. Habang naglalakad, naisipan kong sabihin kay Alan ang tungkol sa nalaman ko tungkol sa baryong aming tutunguhin. Tol, alam mo bang baryo raw ng mga aswang ang ating pupuntahan? Wika nito sa akin. Napakunot noon naman ang aking kaklase. Kasunod noon, nagwika siya. Naku tol, huwag kang magpapaniwala dyan. Kwento-kwento lang naman yan ng mga taong walang magawa sa buhay. Tsaka mabait naman si Bert, hindi ba? Napatango ako sa sinabing iyon ng aking kaibigan. Naisip kong mayroon naman siyang punto. Pagkalipas ng humigit kumulang isang oras na paglalakad, nakarating na kami sa baryo ni na Bert. Sa hindi ko malamang dahilan, nakaramdam ako ng takot. Subalit, dahil naroon na nga kami sa baryong iyon, pilit kong iwinawak sina lang sa aking isipan ang bagay na iyon. Nagtanong-tanong kami ni Alan kung saan ang bahay ng aming kaklase at hindi naman kami nabigo. Agad naming natuntun ang bahay ni Bert. Uy mga pre, Bernard, Alan, tara-tara pasok kayo sa loob ng bahay para makakain na kayo ng pananghalian. Wika sa amin ni Bert. Hindi naman kami nag-alangang pumasok sa kanilang bahay. Pagkapasok na pagkapasok ko sa kanilang bahay, agad na sumalubong sa akin ang isang masangsang na amoy na naroroon. Parang nabubulok na karne iyon. Uy, ano yun? Ano ba naman itong nasasagap ng ilong ko? Sabi ko lang sa aking sarili. Noong mga sandaling iyon, niyaya niya kaming kumain. Noong una ay nag-aalangan ako. Subalit noong kumain si Alan, wala na akong nagawa pa kung hindi ang kumain na rin. Nakita ko pang sarap na sarap si Alan, kung kaya kumain na rin ako ng pagkain doon. Ano kaya ito? Bakit parang wala namang lasa ito? Tanong ko na naman sa aking sarili. Dahil wala akong nalalasahan sa mga putahe, itinigil ko ang aking pagkain. Busog na ako. Wika ko nang mapatingin sila sa akin. Pagkatapos naming kumain, nagkayayaan kaming mag-inuman. Napailing ako dahil tama ang aking hinalang mag-iinuman nga kami. Nang mga panahong iyon, inilabas ni Bert ang kanyang papaitang pulutan.
Nang makita kong mainit-init pa iyon, agad akong natakam. Uy, mukhang masarap ito ah. Sad ko nang mailapag na ni Bert ang kanyang kulutang papaitan. Habang patuloy kami sa aming pag-iinuman, napapadalas din ang paghigop ko ng sabaw ng papaitan. Saktong-sakto kasi ang pagkakatimpla dito. Makalipas ang ilang oras na pag-iinom, nalasing na sina Bert at saka si Alan. Kahit papaano, hindi ako gaano nalasing dahil naging panay ang aking pag-ihi. Hindi namin namalayan ang oras at tila madilim na pala noong mga sandaling iyon. Walang ano-ano. Laking gulat ko noong mapalingon ako sa aming pulutang papaitan. Ano yan? Tanong ko sa aking sarili. Nakaramdam ako ng hilakbot dahil sa hindi ko inaasahan. Iba ang aking nakikitang nakalutang sa sabaw ng papaitan. Ano itong nakikita ko? Ano yan? Anong klase? Bakit parang nabiyak na bungo ng tao yan? Bigla akong naduwal sa hindi ko inaasahan. Muli ko pang tinitigan ang nasa papaitan. Sa pag-asang nagbago iyon ng anyo, subalit ganoon pa rin ang aking nakikita. Bert, anong ibig sabihin nito? Napatingin ako sa aking kainuman at halos lumundag ang aking puso dahil sa sobrang takot. Nakita kong namumula ang mga mata ni Bert. Itim na itim ang kanyang mukha at balot ng balahibo ang kanyang katawan. Kitang-kita ko rin ang kanyang dilang nakalawit. Napakahaba noon at halos umabot na sa mesang nasa harapan namin. Bert, aswang ka ba? Dahil sa naging tugon ko, nilingon ako ni Bert. Ngumisi siya sa akin at pagkatapos ay inabot sa akin ang isang bote ng alak. Ano bang ibig mong sabihin? Saktong napatanong siya sa akin nang kumisap ang aking mga mata. Noong tignan ko siya ulit, naging normal naman ang kanyang mukha. Napahaplos pa ako sa aking mukha at muli siyang tinitigan. Pero hindi na iyon bumalik sa nakakatakot na anyo ng isang aswang. Napalunok ako ng aking laway at noong tignan ko ang papaitan, napahawak na ako sa aking dibdib. Hindi nagbago ang anyo noon. Tiningnan ko pa iyon ng malapitan at muli akong naduwal nang makita ulit ang bungo ng tao. Ang sabaw ng papaitan na kani-kanina lang ay katakam-takam ay naging nakakadiri iyon. Bert, ano ba itong pinapulutan mo sa amin? Tanong ko sa aking kaklase. Tiningnan ko siya sa kanyang kinauupuan at nagulat ako noong nakaupo na siya nang malapit kay Alan na noon ay lasing na lasing na rin. Bakit? Di ba masarap? Tanong niya sa akin habang nakangisi. Nag-alangan akong sumagot sa kanya noong mga panahong iyon. Nakita kong tiningnan niya si Alan at saka inaamoy-amoy iyon. Ito, masarap ding gawing papaitan at kahit dinuguan pa. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin noong mga sandaling iyon. Pakiramdam ko ay may masama siyang gagawin kay Alan at maging sa akin. Maya-maya'y napansin kong si Alan ay parang tila na hipnotismo. Siya ay biglang nawalan ng malay at
parang nakatulog sa kanyang kinauupuan. Samantalang ito namang si Bert ay panay ang singhap sa kanya na tila parang kakainin niya ito. "Bert, aswang ka!" Sigaw ko dito. Ngumisi lang sa akin si Bert at sinabing, "Oo, tama ka. Tama ka. Isa nga akong aswang. Alam mo ba kung bakit kayo nandito? Dahil gagawin ko ring papaitan itong si Alan." Wika ni Bert sa akin. Tila mababaliw na ako ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Napatitig na lang ako sa gitna ng hita ko dahil bigla na lang akong naihi. Tumayo ako sa aking kinaupuan at saka nagbalak ng umalis. "Oh, saan ka pupunta?" tanong sa akin ni Bert. Hindi ako nakasagot sa kanya. Sa halip, umalis ako sa aking kinauupuan at saka nagbalak ng umalis. "Oh, saan ka pupunta?" tanong ni Bert sa akin. Hindi na ako muling sumagot pa. Humakbang ako ng ilang beses, subalit biglang nanlambot ang aking mga tuhod nang marinig kong nagsalita siya. "Huwag kang aalis. Alam mo kung bakit? Hahabulin kita at gagawin din kitang papaitan." Banta sa akin ng aswang kong kainuman. Napailing na lang ako ng mga sandaling iyon. Hindi ko nagawa ang magdesisyon dahil sa sobrang takot ko. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya at kahit na natatakot, nagwika ako. "Aalis ako, Bert, sa ayaw mo sa gusto mo. Malalaman ng buong baryo ang iyong lihim." Noong mga panahong iyon, wala akong naisip na paraan kung hindi ang tumakbo. Iyon na nga po, Kuya Barry. Tumakbo ako ng mabilis at hindi ko nagawa pa ang lumingon. Alam kong sinundan ako ni Bert at balak niya rin akong gawing papaitan. Takbo lang ako ng takbo hanggang sa may nakasalubong akong isang matanda. Nagtaka siya dahil tila takot na takot daw ako. Kung kaya, sinabi ko sa kanya kung ano ang nangyari. Napamura ang matandang iyon at saka dinala niya ako sa kanilang bahay. Napag-alaman kong albularyo pala ang matanda at madalas siyang nagagawi sa baryo ni Bert upang magligtas ng mga taong pilit na tumatakas. Sinabi ko rin sa kanya ang tungkol sa papaitang pinulutan namin. Sa kabutihang palad, wala naman daw epekto sa akin iyon hanggat hindi nalalawayan ng aswang. Napabuntong hininga na lang ako at nagdasal upang magpasalamat sa Diyos. Tinangka ko pang balikan si Alan kasama ang albularyo. Ngunit pinigilan ako ng albularyo dahil hindi daw ligtas ang baryong papasukin namin. Baka daw kung mapaano pa kami at hindi na makalabas pa sa baryong iyon. Magmula po noon, Kuya Barry, hindi ko na nakita pa ang kaklasikong si Alan maging si Bert na isa palang aswang. Kinabukasan din ay pinuntahan siya ng mga barangay. Ngunit hindi na natagpuan pa ang aking kaibigang si Alan. Ito po ay hinding-hindi ko makakalimutan magpasa hanggang ngayon na nawala ang aking kaibigan na si Alan dahil lang sa papaitan sa inuman. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming maraming salamat po. Gumagalang,
Bernard. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.